love. Ngayon lang ako natapos maglinis. Diyos ko, my goodness. Magmukbang pala tayo ngayon kasi may binigay yung mga kasamahan ko sa part-time job. Ito oh, may binigay silang ano. Paborito ko to mga sisilab. Yung salad. Kaya marami silang binigay. May pinakbet. Ayan. May pinakbet din. Ay, yummy. Kaya nagluto talaga ako ng ano mga sisi. Nang kanin. Kasi na-miss ko ang mga pagkain sa atin, di ba? Kaya magmukbang tayo. Tapos, may binigay din silang apple. Ayan. Woo! Apple yung isa. Kinain ko na. So, imukbang din natin. Char. Mukbang talaga. Lahat na lang imukbang. So, yan lang yung ano, kakainin natin today. Tanghalian ko. Kasi, ang hirap kayo mga sisilab magluto. Tapos masarap din kasi kumain pag ano, pag ikaw ang hindi nag pag hindi ikaw ang nagluto. Tapos may binigay ding ano, ito. Ayan, ano siya mga sisi, yung nilugaw, lugaw pala to. Tapos may laman siyang manok. Ganun yung ano mga Tagalog, di ba? Mahilig sa ganyan. So, tikman natin para malinis yung ano natin, table. Ayan yung ano, oh, ringo. Yung apple kinain ko. Ang sarap siguro nito mga sisilaw. Paborito ko talaga tong ano, yung salad, buko salad. Wow! Tapos, inaluan siya ng ano, yung pandan. Kaya, paborito natin. So, painit muna natin yung pinakbet. Guys, masarap pa naman yung ano, pinipit na nagbigay nito, mga sisi. Masarap siyang magluto. Wow! Yung sinundo ko kagabi. Kaya, siya yung nagbigay ng salad, tapos nagbigay ng pinakbet. Kaya, ayan, lapangin na natin. Wait lang, ibaba natin yung ano natin para makita nyo. Wow. Agoy. Nakatakot naman. Ay. Iba pa naman yung mga magaling magluto, no? Mamimiss mo yung mga ano nila. Ayan, masarap talaga siyang magluto mga sisi. Ganun siya magluto. Wow. Maramihan. Pag nagluto si ate, maramihan po yung niluluto niya. So, wait lang. Painit natin. Para ano. Ayan. And then, iinit din natin yung ano, isda para makain na natin. Kasi baka masira na siya pag hindi kinain. Ibigay mga sisilab, hindi ko siya mainit kasi ano, may chocolate siya. So pag ininit natin 'to, nagkaka ano siya, yung chocolate malanay ba. Kaya hindi natin pwedeng initin. So ito lang initin natin. Uy. Umano na siya. Ay, madami-dami din pala siya, mga sisilab. So, yung ate ko, mga sisilab, nag-request ng, ano, yung magpabili siya ng rice cooker. Ito, yung mga ganito na rice cooker. Magpabili siya kasi sa boarding house ko, mga sisilab. Yung rice cooker doon. Ano siya, yung dumikit yung rice cooker dito sa, ewan ko bakit gano'n. Dito hindi naman dumikit, mga sisilaw. Hindi naman dumidikit yung rice cooker dito. Ewan ko baka ano. Ayan oh, super yummy ng ano natin. Kanin, nagluto talaga ng kanin. Ayan. Kasi para sa pinakbit. Yung binili ni M, bukas wow. Ko naman anuhin yun, kakainin, baonin ko para hindi na ako magbabaon, maggawa ng baon.
Ayan, ang sarap talaga ng kanin nila, mga sisi. Ewan ko bakit ganun yung ano natin, dun sa Pilipinas. Yung ano ba, yung rice cooker. Hindi ko alam bakit ganun yung rice cooker sa atin, yung nasisira. O baka fake yung rice cooker doon. Hindi ko alam, baka fake. So, paghanap tayo ng rice cooker, pagpupunta tayo dun sa, ano, yung pangalan nun? Pagpupunta tayo dun sa recycle shop, kasi wow, marami talaga dun, mga sisilab. Lahat ng appliances nandun na. So, mamili tayo kung ano yung pinakamura na ganito na, ano. May mga pangalan pa, mga sisilab. Yung iba kasi masilan, ayaw nila ng mga nagamit na ng ibang tao, yung katulad sa ano, mga ukay-ukay, di ba, nagamit na ng ibang tao, ayaw nila ng ganon. Katulad kay Ben, ayaw niya, gusto talaga niya bago. So tayo naman, hindi naman tayo masilan, lalo na sa Pilipinas, ay maganda yung mga gamit dito sa Japan, kaya no need natin anuhin yung ididma yung mga appliances dito. Napakaganda talaga. So, ito. Ayan, yung isda natin. So, let's eat. Dahil, yan yung gusto nating kainin. Hala, paano ko kayo ibaba, uy? Ay, baba ko na lang kayo. Wow! Ayan, mga sisilab. Let's eat. Ayan. And then, may ano tayo, isda. May isda. Wow. Ngayon, mga sisilab, hindi na ako nahirapan maggamit ng camera. Kasi yung camera natin, napaka-easy na siya. Yung cellphone na yung gamit natin. Kahit cellphone yung gamit mo, maganda yung kuha, diba? Kaya yung camera ko dun sa bag laging nilalagay, hindi ko na siya nagagamit. So, maganda din naman yun kasi ano, clear yung ano. Wow. Yung camera niya. Parang nanonood ka ng sine. Ang daming nagtatanong kung nagpapa-edit ba daw ako dahil ang ganda daw tingnan sa video pag yung camera na yun ang ginagamit ko. Wow! Kaya sabi ko sa ate ko, hindi naman nagpa-edit yun. Sabi ng ate ko sa kaibigan niya na hindi nagpa-edit yun, wala namang editor dun sa ano. Isa pa mahal dito magpa-edit. Wow! In fairness, masarap talaga siya magluto. Nihit natin ang kutsara. Mahirap magkain ng may sabaw. Masarap yung ano niya, ha? Yung pinakbit. Super yummy ng pinakbit niya, mga sisilaw. Bagay na bagay sa pinakbit yung isda. Pag Pilipino talaga yung ulam, mga sisilab. Makakaubos ka ng maraming kanin. Kaya mas maganda yung hindi puro Pilipino yung ano mo, Philippine food. Kasi nakakaubos siya ng kanin, my goodness. Ang yummy niya. Grabe, sarap talaga magluto ni ate. Super yummy talaga niya, mga sisilab. Alam yung mga sisilab, ang ganda na ng ilaw namin kasi pinalitan namin ng ano, di ba? Yung dito sa ano, sa mesa, pinalitan namin ng LED.
Kaya maganda na yung mga bibit natin kapag nandito tayo sa kusina. Kaya sabi nyo sa ano na maliwanag, di ba? Wow! So, mga sisilab, tapos na tayong kumain ng ano, pinakbet. Ito naman yung i-dessert natin. Ayan siya. Tikman natin. Sarap talaga nito, mga sisi. Yummy to, mga sisilab. Wow! Ay! Wow! Super yummy! Masarap pala talaga to. Ito, mga sisilab, first time ko lang siya nakain dito sa Japan, ha. Hindi ako nakakain ng ganito sa Pilipinas. Kasi ang lagi kong nakain doon sa Pilipinas is macaroni salad. Hindi po yung ano, pandan, buko pandan, hindi. Matamis. Wow. Magkaroon din ng diabetes sa sobrang tamis. Grabe. May cheese siya. Para sa ano, fruit salad, ganun. Wow. Fruit salad, fruit salad, buko pandan, buko at saka pandan. Pinaghalo. Yung soup niya ang masarap. Sa probinsya kasi namin, mga sisilab, sa Bohol, ano lang talaga siya, pure, pure buko talaga. Yung nilamaw, yung tawag nila nilamaw. Yung buko, tapos may biscuits, lagyan ng biscuits, lagyan ng ice, lagyan ng gatas, ganito, condensed milk. Yan lang yung kinakain namin. Pero pagdating sa taga Maynila, marami silang mga kakanin, ganun. So first time kong nakain nung nandito na ako sa Japan kasi karamihan yung nandito. Maraming mga Bisaya pero marami din mga Tagalog. Yummy siya. Thank you for watching. Bye.